Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyaing buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ng ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang panguna ng episode 827 ng Ride On Ministry araw po ng Monday, Lunes, June 27, 2022. Yes, ang Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Magandang umaga sa ating lahat at purihin natin ang Panginoon sapagkat araw na naman ng Lunes. Pasimula ng buong linggong ito, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasa, lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mong ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mong ang nababatid. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mong ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mong ang nababatid. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay dilingit sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat.
sa'yo, Panginoon. O aming ama, daming Diyos, patuloy mo kaming siya sa atin sa bawat sandali ng aming mga buhay sa pamagitan ng iyong mga salita, revelasyon na inyo pong iniayag sa amin sa araw-araw. Ikaw, Panginoon, ang siyang manatiling pundasyon ng aming pananampalataya, pundasyon ng aming buhay at pundasyon ng lahat ng aming ginagawa at paglilingkod sa iyo sa araw-araw at maging sa aming kapwa. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord at magandang umaga sa iyo kapatid na yes, kumpadre. Reverend Luis Cruz, Pastora Leonora Dato, Remedios Garcia, yes, Kumari Educator Jocelyn Makatunggal Baklig, Juliet Antonio, at gayon din kapatid na Awa Agustin, Alma Monteverhen de Leon, at gayon din yung mga iba na kung saan manunod pa makikiaral sa salita ng Panginoon at makikipanalangin. Well, it's indeed a wonderful day to all of us having this new blessing from the Lord. A new day, a new life, a new beginning of the week, a new challenge, a new health, and a new opportunity for us to grab for the glory of the Lord. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos ay ilang araw na lamang na kung saan ay tayo ay magpapasimula na sa pagsisiris. Yes, maybe after the inauguration of our new elected and to be inaugurated and consecrated come 30th of this month at the Museum of the Philippines. Yes, National Museum. Kaya purihin natin ang Panginoon. We have still some reflections as we prepare ourselves to enter into, yes, sunod-sunod na mga series natin. Ngayon ay bumalik tayo doon sa Proverbs, Kawikan, na siyang ating pagsasalusaluhan, mga karay doon sa Panginoon. Chapter 17, verse 8. And we acknowledge materials that we are using, reading and reflecting. The Full Life Study Bible Version, King James Version, New International Version, Magandang Balita, Biblia, Salin at Gayindi ng Salin Appointment, ang Biblia ng mga pastor. At ganito po ang sinasabi sa New International Version. A gift is from the King James Version. A gift is a precious stone in the eyes of him that hath it. Whithersoever it turneth, it prospereth. And from the New International Version, a bribe is seen as a charm by the one who gives it. They think success will come and at every turn.
Ang sinasabi naman sa salin appointment, ang Biblia ng mga pastor, ang suhol ay parang mahiwagang bato sa mga mata ng nagbibigay. Saan man pumihit, siya ay nagtatagumpay. Ngayon sa magandang balita, Biblia salin, ang paniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka. Kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Pinagpala tayo ng Panginoon sa paggabasa at pagrinig ng nag-iisang bersikulo na ito na ating pong pagsalusaluhan. Well, ang ating pong topic, which has to do with this challenge, don't allow ourselves to be bribed or to bribe others. Huwag nating hayaan ang ating mga sarili upang masuhulan o manuhol sa iba. Well, dalawang bagay sa usapin na ito. Una, ang nanunuhol. At pangalawa, ay yung nagpapasuhol. Meron din pangatlo, ang ayaw masuhulan. What do you think, my dear brothers and sisters in the Lord? Ito ba ay nangyayari sa lipunang ginagalawan natin? Ito ba ay nangyayari sa gobyerno? Nangyayari din ba ito sa iglesia? O saan man na konteksto mga ka-ride on sa Panginoon? Katulad ng nangyayari ba sa larangan ng transportation? Nangyayari ba sa kainan? O saan man na dako? Ang mga ito ba ay nangyayari? Well, mga kapatid sa Panginoon, ay alam natin kung ano ang tinutukoy, ipinatutungkol ng mga katanungan na ito. Na kung saan ay ito po ay tunay na isa sa problema sa lipunang ginagalawan natin. Hindi lamang sa panahon na ito, kundi sa mga nakalipas na panahon at maging sa panahon ng Old Testament at New Testament, mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos. Ang ginamit sa King James Version ay Egypt. Whereas in the New International Version ay Hebride. Hebride. At sa salin na Tagalog ay parehas na kung saan ang ginamit ay suhol. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ang tinutukoy dito ng sumulat na si Solomon na itong gift or bribe na kung saan they sometimes ito po ay dili ka na kaya kadalasan na ito po ay tumutong. At ang nagiging bunga nito at atid nito sa buhay ay pansamantala na success. Pansamantala na ligaya. Pansamantala na wealth. Kayamanan.
Ngayon, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, if you agree with me, that King Solomon is saying a gift or bribe, however, my dear brothers and sisters in the Lord, is indeed a sin. Ito ay isa sa mga uri ng kasalanan na kung saan mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, it is indeed precisely condemned sa banal na kasulatan. Dahil ito ay nagiging sagka hadlang sa katarungan ng Diyos. Mula sa pagsasagawa nitong klase ng panunuhod. Kaya nga po mga kanay doon sa ating Panginoong Diyos, well, to put it blatantly, allow me to share with you an acronym. You may say, well, I'm not agree. You may say that is debatable or undebatable or I agree. Pero ito ang aking perception, mga karay dun sa Panginoong Diyos, in conjunction dito sa sinasabi ng sumulat sa kawikan. Alam po ninyo ang suhol, letter S, sin, kasalanan. Selfish desire, makasariling pagnanasa. How about that letter U? Unacceptable, hindi ho katanggap-tanggap. Bagaman sa iba ay katanggap-tanggap sa kanila. Sa isang merong takot sa Diyos at kabahagi ng kanyang kaharian at merong ugnayan mismo sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang suhol sapagkat alam niya na kung saan na ito ay hindi maganda, hindi mabuti at hindi dapat na gawin at hindi dapat na pamarisan. Kaya nga ho, kung tayo po yung sinusuhulan, kapag pinagbigyan natin sa unang pagkakataon ay merong kasunod yan. At gayon din na kung saan ay maaring sunod-sunuring ka. How about that letter H, mga ka-ride on sa Panginoon? Para sa akin, that is indeed habitual greediness. Nagiging, kaugaliang pagkasakim na. Nagiging kultura na mismo sa tao, maging sa kanyang karakter at pagkatao. Kanya, okay lang sa kanya na manuhol, wala lang. Yon ang nakapagbibigay sa kanya ng ligaya at yon ang nakapagbibigay sa kanya ng contentment. Pero at the end of the day at gayon din sa kalaunan,
pansamantala na ligaya at pansamantala na kasiyahan pala ang naidudugo. How about that letter O? Ang suhol, panunuhol ay nagiging obsession na ng pera, obsession of money. And that letter N to me, my dear brothers and sisters in the Lord. Yung sin na yan, yung selfish desire na yan, which is indeed unacceptable habitual greediness and obsession of money, para sa akin leading to a debt. Do you agree, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos? Kaya nga ho, don't ever, ever allow ourselves to be bribed or to bribe others, because it will lead us to death. Spiritually. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan at masamang gawain ay kamatayan. Well, tignan natin ang other passages kung ano pa ang sinasabi patungkol sa ating pag-uusapan. Same book written by Solomon. Same chapter 17 verse 23. Na ganito ang sinasabi niya mismo, the wicked accept bribes in secret to pervert the course of justice. Yan ang sinasabi natin na kung saan itong bribery, not only a sin but indeed condemned in scriptures, because it hinders justice from being realized. Iyan ang sinasabi ni Solomon. Well, yung binasa natin ay mula sa New International Version. Ang sinasabi naman sa Salin Appointment, ang Biblia ng mga pastor, ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa kandungan upang baluktutin ang mga daan ng katarungan. Totoo naman na kapag sinang-ayunan natin ng gawang panunuhol na ginagawa ng mga wicked or masama. Ano ngayon ng pagkakaiba natin doon sa nanunuhod? Magiging accessory tayo to the crime upang sa ganun ay baluktutin natin ang daan ng katarungan ng Diyos. Kaya nga ho, meron pong maraming napapahamak sa easy money gating. Lalo na kung ang kaparaanan ay binabaluktod ang matuwid, ang tama at makatarungan. Kaya nga ho, merong mga scammers, merong mga nagpapa-scam, merong nangloloko, merong nagpapaloko. Kaya doble, triple ingat tayo, mga karaydon, sa Panginoon.
instead of following the right way. Yes, the right truth and the right life that will lead us to the fullness of life under the sovereignty of God, of which we can really experience that blissful abode of life in the awesome presence of the Lord. Mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Well, meron pang isa na sinasabi ni Solomon. Mag-backward tayo sa kanyang isinulat doon sa chapter 15, verse 27, na ganito naman ang sinasabi sa New International Version, "The greedy bring ruin to their households, but the one who hates bribes will live." Sa salin na Tagalog, ang Biblia ng mga pastor poiment, siyang sakim sa masamang pakinabang ay gumagawa ng gulo sa kanyang sariling sambahayan. Ngunit siyang namumuhi sa mga suhol ay mabubuhay. Do you agree, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos? Totoo naman yun. Wala ho nanunuhol na kung saan ay wala hong inaasahan na kapalit. Lahat po ng gawaing panunuhol ay merong kaakibat na katumbas, kapalit. Sa kakunti, maliit o malaki man na suhol, yan man ay in-kind o yan man ay mismo na tumataginding makinang na pera, pwede mong pamaypay ganon, ay kapag hindi tayo maingat, ay yan pala ay nagiging pain upang tayo ay makuha. Upang tayo ay mahawaan. Upang sa susunod na pagkakataon, kapag pinasinayan natin ang ganyang klase ng gawa, ay mahirap ng makatanggi. Di ba mga karaydon sa Panginoong Diyos? And also, it truly affects the household ng sino mang manunuhol at gayon din ng mga nagpapasuhol. Yan bang konsekwensya nang panunuhol at gayon din ang nagpapasuhol? Well, yung consequence man ay maaring hindi mangyayari kinabukasan. Anytime o sa kalaunan. Until ma-realize na kung saan ay tama nga naman na meron palang hatid na konsekwensya ang aking ginawa. Ngayon, pag nagpahain, siyempre, nandun na yung takot. Nandun na yung kung saan ay ayaw mo nang magpanuhol, ay magtatago ka na. Hanap-hanapin ka naman yung nanunuhol. Well, mga karay dun sa ating Panginoon Diyos, napakaraming ganyan na mapanuhol.
sa panahon na ito. Kaya nga hindi natitigil ang corruption in the government. Hindi natitigil ang mga under the table, within the sides of the table, and even over the table. Whichever mga ka-ride on sa ating Panginoon. At gayon din sa new technology sa panahon na ito, nangyayari yan. Ngano, tignan naman natin ang sinasabi, bahagi ng talumpati ni Propetang Samuel. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung saan itong aking babasahin ay bahagi ng kanyang sinabi sa bayan, sa buong Israel, sa kanyang kapanahunan. Kung basahin ninyo ang 1 Samuel chapter 12 verses 1 to 25, alam naman natin na si Samuel ay isang prominent na figure in the Old Testament, lalo na sa naratibo ng Hebrew Bible sa lumang tipan, na kung saan itong si Propeta Samuel indeed plays a key role in the transition from the period of the biblical judges to the institution of the kingdom under Saul. And likewise, in the transition period from Saul to David, well, among the Jews, Christians, and Muslims, kinikilala na si Samuel ay isang propeta ng Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sa tuwing nagpapalit ng administration, nangyayari ang transition period. Lalo na sa Pilipinas, ilang araw na lamang. Ilang araw na lamang, anong araw ngayon? 27, 28, 29, 30? Ilang araw na lamang? Nasa panahon pa rin ng nalalabing transition period upang maupo na at magpasimula ng panibagong administration, ng panibagong halal na itatalaga nitong June 30 noon time na pasimula ng panunungkulan sa loob ng 6 na taon pamamahala sa buong Republika ng Pilipinas. Well, huwag natin pahabain yun kung titignan natin yung sinasabi ayon sa talumpati ni Propeta Samuel, lalo na sa chapter 12 verse 3, at basahin po natin sa New International Version na ganito ang kanyang sinasabi: "Here I stand, testify against me in the presence of the Lord and His anointed, whose ox have I taken, whose donkey have I taken,
Whom have I cheated? Whom have I oppressed? From whose hand have I accepted bribe to make me shut my eyes? If I have done any of these things, I will make it right. Tignan natin sa Tagalog na salin, mga karaydon, sa Panginoon. Narito ako. Sumaksi kayo laban sa akin sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang binuhusan ng langis. And then sunod-sunod na katanungan na kanyang binitiwan. Una na kanyang katanungan, kaninong baka ang kinuha ko? Pangalawa, o kaninong asno ang kinuha ko? Pangatlo, o sino ang aking dinaya? Pangapat, sino ang aking inapi? O kaninong kamay ako kumuha ng suhol upang bulagin niyon ang aking mga mata? Sumaksi kayo laban sa akin at aking isa sa uli sa inyo. Yaon ang kanyang matapang na kanyang sinabi. Ngayon kung titignan ninyo, ang gawaing su panunuhol ay kapatid pala ng gawaing pagnakaw at gayon din ang gawain na pandaraya at gayon din yung gawain na mapangapi at gayon din na kung saan ang mga ito ay bumubulag. Hindi lamang sa mata, kundi maging sa isipan at gayon din sa puso at gayon din sa karakter meron tayo. Kaya nga ho ay kaiingat tayo lagi, mga karaydon, sa ating Panginoong sana nga itong nakalipas na panunungkulan at gayon din ng mga paparating na bagong manunungkulan. This is indeed pertinent questions na kung saan ay ibinabato sa bawat lumipas na nanungkulan at gayon din ang mga bago na manunungkulan at gayon din sa atin. Mga karaydon sa Panginoon, sapagkat ang mga gawain na ganito ay hindi lingid sa mata at kamalayan ng Diyos. Kaya kung nais ninyo na kung saan ay lalong maintindihan, ma-appreciate itong sinasabi ni Propeta Samuel, I suggest that you will read. Yes, yung paunang mga bersikulo at gayon din ng sinundan ng bersikulong ito, o dili kanya'y ang kabuuan ng kanyang talumpati na natala sa chapter 12 ng 1 Samuel verses 1 to 25, mga karaydon sa Panginoon. Well, mga kapatid sa Diyos,
Pumanaot tayo sa isang propeta uli. Si Propeta Isaiah. Alam naman natin na si Propeta Isaiah ay isa sa mga prominenteng propeta ng Diyos sa Old Testament. Sa panahon ng 8th century, mga kanaydon, sa ating Panginoong Diyos, na kung saan ay siya ang kinikilala na sumulat ng aklat ng Isaiah, mga kanaydon, sa ating Panginoon. Na kung saan dito ng aking babasahin ay bahagi po ng natalakay dito na ang sumbat sa bayan ng Diyos. If you read verse 2 up to verse 20 ng chapter 1 ng the book of Isaiah. Pero basahin lamang natin na yung verse 23. Nang pagkakasabi sa New International Version, your rulers are rebels, partners with thieves. They all love bribes and chase after gifts. They do not defend the cause of the fatherless. The widow's case does not come before them. Alam niyo, masaklap itong bahagi na ito ng sinabi. Well, ganito ang pagkasabi sa Tagalog. At ano sa palagay niyo, nangyayari ba ito ng nakaraan at nangyayari pa rin ba sa kasalukuyan? At kung ito ay nangyari sa kapanahunan ng Old Testament, particular kapanahunan ng Propeta Isaiah. Ito ang sinasabi na matindi sa Tagalog. Ang iyong mga pinuno ay mga rebelde. Aray ko po. Pero yun yun, a declaration. Ang iyong mga pinuno ay mga rebelde. Meron din problema ng insurgency sa panahon na iyon. Meron din problema ng pagre-rebelde sa panahon na iyon. Ang karugtong, meron bang nangyayaring conspiracy sa panahon na iyon? Meron bang nangyayari na sabwatan sa panahon na iyon? Between sa mga pinuno na mga rebelde at gayon din sa mga rebelde mapanghimagsik outside of the governmental institution. Well, ang pagkakasabi dito, ang iyong mga pinuno ay mga rebelde at kasama ng mga mapanghimagsik. Ito ang masaklap. Bawat isa ay nagnanais ng mga suhol. Kita niyo, mga karay doon sa Panginoon. Bawat isa ay nagnanais ng mga suhol. Kaya nangyayari din sa panahon na iyon ang bribery. At nangyayari pa rin ngayon, gayon din ang extortion, nangyayari noon, nangyayara din hanggang sa ngayon.
At ang nakalulungkot kung meron nga na nangyayaring sabwatan ng mga nasa upuan ng posisyon na pinagkatiwalaan ng panunungkulan at gayon din ang mga di umano na mapanghimagsik na rebelde din outside the existence of the government. Pero matindi ngayon dahil hindi na lamang nangyayari sa mga usapin, hindi lamang panglokal na nangyayari ito, kundi nangyayari din within the region, within the national level, at gayon din within the international spectrum, lalo na sa panahon na ito, na nagagamit din lahat ng mga kaparaanan na moderno. Using technology at iba pang mga kaparaan. Well, hindi tayo nag-judges. Pero it's indeed a reality, isn't it, mga karaydon sa Panginoong Diyos? Kaya nga hindi natitigil ang korupsyon, hindi natitigil ang pangaapi, hindi natitigil ang pagbabaluktot ng katarungan at gayon din pagbabaluktot ng mga alituntunin mga batas. Gayon din na kung saan ay maging ang batas di umano ay maaring din nagagamit din upang ang mga gumagawa ng bribery ng pangimagsik ay maaring nagtatago sa likuran ng mga batas. Well, mga kapatid sa Panginoon, ano pa ang sumusunod na sinasabi nitong propeta? Bawat isa'y nagnanais ng mga suhol at naghahangad ng mga regalo. Well, meron namang mga totoong regalo maganda. Pero itong sinasabi dito nga ay pumapatungkol sa bribery. Kaya nga sila'y nagiging makasarili na kung saan ay nawawala yung pagiging mapagmalasakit at tinitignan at tinutugunan ang pangangailangan ng sambayanan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Hindi priority yung sa ikagaganda ng bayan, sa ikaunlad ng bayan, sa ikalulutas ng anumang mabibigat na mga solar ni mga problema, kundi ang hangad. Ang nais mga suhol, mga regalo. Yung iba nga ay pumapatay pa. Yung mga iba nga ay naglilibing pa ng buhay. Una na sa Ilocano, ay apo, anyamot na. Apo, bakit ganito ang nangyayari sa mundong ito? Kaya nga ho, yung tinutukoy dito ng Isaiah na kung saan ay hindi nila ipinagtatanggol ang ulila. O nakakarinig man sa kanila ang mga usapin ng babaeng balo. Hindi yon ang kanilang priority. Kundi ang mga pansamantala na kapangyarihan, ng pansamantala na fame, pansamantala na prestige, pansamantala na wealth, pansamantala na kaligayahan,
pansamantalan at katagumpayan. Kaya nga ho yung sinabi ng isang leader like ko. Ilang beses ko nang sinabi ito sa palatuntunan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon. Minsan ay naging lay leader ko ito sa isang maliit na church. At ang ganyang sinabi, Pastor, ang daming mga naglalakad ng mga patay, pero sila ay mga buhay na naglalakad. Tinutukoy niya ay spiritual death. Ganyan din ang sinabi niya sa akin ay, alam mo, Pastor, dami na kung saan ay makasarili sa mundong ito. At ang panuntunan ng kanilang mga buhay ay ito, Pastor. Ang akin ay akin, ang iyo ay iyo. Kung tatanga-tanga ka, ang iyo ay akin pa rin. Kita natin yung kultura na makasarili yan po. Ang iyo, iyo, ang akin, akin. Kung tatanga-tanga ka, ang iyo, akin pa rin. Napakasariling klase ng buhay, napakasariling karakter, napakasariling kultura meron na dumadaloy sa buhay na ganyan. Puro ako, 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 ako. Hanggang mamatay ay ako. Pag namatay na, hindi na masabi yung ako, ako sapagkat sa naisin man niya o hindi. Pahihigas siya sa kanyang ataol. Paglalamayan siya at gayon din. Bubuhatin siya at siya ay ililibing. At ang masaklap ay malilibing pa sa buhay na walang katiyakan, na buhay na walang hanggan, pagkabuhay na magbili. Kaya nga ho, tama yung sinasabi din na Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang unang sulat sa kanya. Mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Chapter 6, verse 10 ng New International Version, ganito ang pagkakasabi, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Sa Tagalog version, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na ang ilang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at pinusok ang kanilang mga sarili nang maraming kalungkutan. Well, mga kapatid sa Panginoon, ang salapi hindi ho masama. Kundi ang pagiging masama dito ay yaong pinagkakatiwalaan ng salapi kung saan niya binibigyan ng halaga nito. Kung siya nga ba ay nagiging mabuting katiwala at nagagamit sa lapi, ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya sa mabuting paraan, maging sa larangan ng paglilingkod, pagtulong sa iba,
sa halip na puro ako, 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 at ako hanggang sa uling hibla ng kanyang hininga, ako pa rin at ako ang kanyang sinisigaw. Well, mga kanay doon sa ating Panginoong Diyos, kaya nga ho, don't ever, ever allow ourselves to be bribed or to bribe others. Huwag na huwag natin hayaan na tayo po ay masuhulan o didikayay manuhol sa iba. Sapagkat ang suhol, ulitin natin, letter E, S, sin, selfish desire. Letter U, unacceptable. Letter H, habitual greediness. Letter O, obsession of money. And letter L, leading to a debt. And even leading to a sorrow. Leading to a danger. Well, nasa atin, mga kanayo dun sa Panginoon ng pagpapasya. Alam natin kung ano ang mabuti at kung ano ang tama. Piliin natin ang daan, ang kaparaanan at buhay na uukol sa Diyos. At tiyak na tayo ay malalagay sa tunay na kaligtasan. Sa buhay na kasiyasiya at ganap. Sa piling ng ating Panginoon, Diyos kay Kristo Jesus. At sa patuloy na gabay, pag-ahari ng kanyang banal na Espiritu. At gayon din sa patuloy na pagpapalakas, pagpapalago ng kanyang mga salita at gayon din ng ating pagpapalakasan bilang mga magkakapatid sa pananampalataya sa Panginoon. Salamat Panginoong Diyos sa mga paalala mo sa amin. Nao Panginoon ay mga buhay kami na ayon sa iyong kalooban at hindi sa mga bagay-bagay na aming natalakay na maghahatid sa amin sa kamatayan. At gayon din na maghahatid sa amin sa kawalan ng katiyakan ng kaligtasan, kundi pait kalungkutan. Nais namin, Panginoon, ay sa iyo lang. Kaya tulungan mo kami at gabayan kami at lalo kaming pagpalain. At manatili kami sa iyo at gayon din ang iyong mga salita na lagi mananatili sa amin. At gayon din bawat isa. Magpatuloy kami na mananatili sa bawat isa. Nagmamahalan, nagtutulungan, nagpapalakasan, nagpapanalanginan sa isa't isa. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. Ngayon natin pambatiin ng mga kapatid natin na kung saan ay kaarawan nila sa araw na ito, ang kapatid na yes, Jonathan Tangonan Lianyo, Jessica Jasmine Tangonan Lianyo Villarta ng San Mateo Isabela. Ang dalawang ito ay magkapatid ito at anak ng aming bunso. At gayon din ang kapatid na Pablo Pabella Tangonan ng Diliman na District Quezon City. Denden Balot Umipig ng San Mateo Isabela, Rubinius Lorna ng San Mateo Isabela. Halos lahat ay mga taga San Mateo Isabela. Bayan na kung saan ay dyan ako pinanganak, dyan ako nag-aral ng elementary at gayon din ng high school.
O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na ito na celebration ng kanilang birthday mismo sa araw na ito. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi lahat ng may birthday sa buong mundong ito, kasama ang lahat ng mga sanggol na isinilang. Kami natutuwa, nagagalak, Panginoon, sa kanilang celebration. Patuloy, Panginoon, na inyo silang kasamahin sa araw-araw, pangunahan. Gabayan, pagtagumpayin, Panginoong Diyos, lalong patibayin ng kanilang mga buhay, physical, buhay, spiritual, pananampalataya. Palayan niyo, Panginoon, ang kanilang mga miti ng may sakatuparan na makabubuti sa kanila. Palayan niyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan. Ikaw, Panginoon, ang kanilang protection. Ikaw, Panginoon, ang kanilang kalusugan. Ikaw, Panginoon, ang kanilang katagumpayan. At ikaw, Panginoon, ang magandang kinabukasan ng lahat ng mga sanggol na isinilang sa araw nito at marami pa po, Panginoon. Nawa ang darating na kaarawan sa kani-kanilang mga buhay na patuloy na inyo pong pinagpapala. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon at awitan po natin sila. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Hulumawig na wang iyong buhay at mapuspos ng kapalaran, naglilingkod na may kagalatan. Sa iglesyahan natin minamahal, inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagin, laging payapang buhay mong angkin. Hulumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesyahan natin binamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na hulumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesyahan natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito at gayon din ang mga isinilang sa araw na ito mismo. Richer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming maraming salamat po, Diyos, sa bawat isa na kung saan ay nakasubaybay, nakikinig at nakikibahagi sa panalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa bawat buhay nilang taglay na inyong pinakaiingatan.
Pinagpapala at iniligtas sa araw-araw. Marapatin mo, Panginoon, ang katagumpayan ng buhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, pamilya. Katagumpayan ng kanilang mga trabaho, hanap buhay. Katagumpayan, Panginoong Diyos, ang kanilang buhay espiritual, katugunan sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Kalutasan sa lahat ng problemang meron sila. O alaman, gayon din, Panginoon, sa kanilang mga pagsusumamo na kahilingan sa iyo, ay inyo pong pahintulutan, Panginoon, na dumaloy sa kanilang inyong katugunan at gayon din ang biyayang kanilang inaasaasam sa iyo, Panginoon. Mapanatili, Panginoong Diyos, ang maayos na kalagayan po ng kanilang kalusugan at pangangatawan. Salamat din, Panginoong Diyos, sa panibagong buong linggong ito na aming haharapin. Ano man ang mga challenges, mga circumstances, ano man, Panginoon, ang aming haharapin sa buong linggong ito, rest assured, O Lord, that Jesus Christ, na hindi mo kami pabayaan ni iwanan man. Ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang mananatili na siyang magiging kaalakbay namin, na magpapalakas, na magpapatibay sa amin, na magpapatagumpay sa amin lahat. Yes, Lord, that Jesus, pagpalain po ninyo ang lahat po ng mga aspiration namin sa buhay, Panginoon. Marapatin niyo. Salamat, Panginoong Diyos, maging sa taganapan po ng lahat ng mga pananambahan nangyari kahapon, ng umaga, ng hapon at gayon din ng gabi. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga itininding na mga mensahero. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng nanambahan sa inyo. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng iba pang mga kinasangkapan niyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pagpalain niyo lahat po ng mga churches, mga church workers at gayon din ang mga leader laiko, mga kaanib. Ano mang denominasyon, Panginoon, mahalaga kami ay nag-iisa sa ilalim ng iyong kaharian, ng iyong iglesia na ipinatat. Lord God Jesus, ikaw pong siyang patuloy na magpala, magpatatag, magpalago at magpalawak ng iba't ibang mga ministeryo at misyon at outreaches, proyekto at mga programa ng bawat iglesia, Panginoon. Yes. At gayon din, lahat po ng mga beneficiaries ng mga gawain na ito na inyo rin pagpalain. Marami pa, Panginoon, ang tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Talos mo rin, Panginoon, ang pangailan ng bawat church at gayon din ang mga manggagawa at gayon din ang mga kaanib. Yes, matugunan, Panginoon, siksikliglig at umaapaw. Lord God Jesus, maraming salamat din po sa existence ng aming bansa at sa lahat po ng bansa sa buong mundong ito, Panginoon. But we continue to pray, O Lord God Jesus Christ, that your peace, your sovereignty, your kingdom, your word shall flourish and be propagated to all nations in the world, sa buong sangkatauhan, here, there, and elsewhere, for the transformation of church and society, the transformation of people and communities, transformation of every family, and the transformation of the whole humanity and of the whole creation, O Lord Jesus Christ, towards your vision of a new heaven and a new earth. We cling to that vision and we cling to that provisions, promises, including your mandates, O Lord.
May you always see, O Lord Jesus Christ, within the bottom of our hearts, minds, spirits, souls, and bodies, our continuing faith, continuing love, continuing hope, and continuing faithfulness unto you and to your words. And to the ministry as a context of all of us as being called, being chosen, being consecrated, and being anointed, and being sent out to preach the gospel, to teach the disciple, and even to conduct your sacraments, and even to nurture people and bring more souls unto your feet, unto your kingdom, and in heaven, O Lord Jesus Christ, where of which while we are still living on earth. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming mga paunang panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. At meron ba tayong mga prayer requests? Type natin at ating makita mamaya at may panalangin. Meron ba sa inyo may birthday sa araw na ito? Type niyo pangalan niya, sabihin niyo birthday at may panalangin natin, mabati, maawitan. Whatever concern meron kayo at maaari niyo pong i-share at maaari niyo pong i-type ng ating pong makita. Yes. It may be inspirational, it may be problem, it may be prayer request for healing. And whichsoever makakaray doon sa Panginoong Diyos, yes, mula sa ating kapatid na Imelda Makapagal ng Kainta, yes, Rizal, it's indeed a prayer request. Pray, Pastor, for my family, wisdom, protection, good health, and provision for my business. Well, na ito po ay nasa mundo ng business ng insurance. At tungkol ng mga properties, anumang klase ng properties, it may be building, it may be house, it may be cars, or whatever na po pwedeng ma-insure. Yes. Bless my clients para makabayad din po sila sa akin. Need ko po mabayaran mga loans at mga bills. Alam niyo po ang hirap sa buhay na ito, ano po? Pag malapit nang dumating yung katapusan o kaya pagpatak ng katapusan at minsan ay late yung pagdating ng mga bills. Katulad ng water bill, katulad ng Meralco bill, internet bill, at gayon din ng mga kautangan na mga bills. At yes, ang wala na lang bayad yata yung mga bill natin, ano? Pero very expensive din yan. Kapag inalis natin yung mga extra na mga bill natin. Hallelujah. Yes. O aming Ama at aming Diyos, pangunahan po ninyo, Panginoon, ang aming kapatid na masipag, masugid na mananampalataya sa iyo na asawa ng pastor ng CCF. Bagaman nasa piling mo na ang kanyang minamahal na asawa na pastor. At siya ay tumatayo ngayon bilang ina at ama ng tahanan. Yes, Lord Jesus, patuloy po ninyo na inyong katagpuin ng kapatid na Imelda Makapagal. Ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya, lalo na sa mga nag-aaral pa na kanyang mga anak.
na sila, Panginoon, ay masustenahan spiritually, mentally, educationally, at gayon din financially, O Lord, in order for them to finish their schooling and have a bright future sa darating na panahon. Gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay inyo pong pairugan ng kanyang pagsamo para patuloy, Panginoon, na inyo pong ipadaloy sa kanila ang wisdom and knowledge, understanding, ways and means, including good health and wellness and different areas of your provisions. It may be spiritual and financial, gayon din, Panginoon, ang kanyang kasalukuyang business in the insurance industry, O Lord Jesus Christ, to bless it. Gayon din, Panginoon, ang kanyang pangangasiwa, ang kanyang skills, ang kanyang talents, ang kanyang charisma of doing such insurance business firm online and even personal. Bless mo, Panginoon, ang kanyang mga clients upang sa ganun ay sila din ay makabayan sa kanilang pagkuha ng anumang klase ng insurance ng ari-arian. At higit sa lahat, Panginoon, ay inyo pong patuloy na pagkalooban siya ng marami na mabubuting kanyang mga clients. Yes, Lord. Matugunan lagi, O Lord, that Jesus Christ, anuman mga loans meron siya at gayon din ang kanyang mga buwanan o regular na mga bills. Yes, in the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin sa kapatid na Imelda Makabagal at gayon din ang buong pamilya. Gayon din, Panginoon, ang kanilang mahal na ina na kung saan ay 93 years old ba? Ang iyong pag-iing at pagliligtas at gayon din ang iyong pagbibigay pa ng maayos na kalalagayan ng kanyang kalusugan at pangangatawan. In Jesus' name, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid na Eunice Assis Poblete ng California, USA. Ang kanyang naging katugunan sa message kahapon na tinalagay natin. Ano bang tinalagay natin kahapon? The cost of following Jesus. Ang alaga ng pagsunod kay Jesus. Ito ang kanyang sinabi, "To God be the glory for the message of life you have shared us, Bishop. The cause of following Jesus, thanks once more for the challenges of our obedience, faithfulness, commitment, and sacrifices. God bless you and your family and keep you safe and healthy always." With emoji ng prayer at gayon din ng puso and then ang kanyang shinet din na no turning back, I surrender all. And then isa din na kanyang iniwan na mensahe through forwarded image na ganito ang nilalaman, a relationship with God is the most important relationship you can have. Embrace it every day. Amen. Salamat, kapatid na Eunice.
And may the Lord continue to bless the whole family of Assis, the whole family of Poblete, somewhere dyan sa bandang California, USA. Yes, palapakan po natin ang buong pamilya ng Assis, Poblete, at gayon din, lalo na kapatid na Yunus. Puri na Panginoon. So, challenging, so inspirational, and so, encouraging. Hallelujah. Ganyan din mula sa ating kapatid na Ome Enyang Torres Cruz ng Barangay Magsaysay ng Dinalupihan Bataan, kanin ng Bethel Magsaysay Methodist Church, Barangay Magsaysay, Dinalupihan Bataan. Salamat po, patuloy po ang paggaling ng nalapnos ko at nawa gumaling na po ng tuluyan. Ingatan ko po na hindi na masugat. Opo, dahil nababakbak na yung mga langib. May Tagalog pala ganyan, langib ba na? Kasi po may diabetes ako. Ingatan at patuloy kayong i-bless ng ating Panginoon. Salamat po. Welcome po, salamat din po. Waming ama, daming Diyos, inyo pong patuloy na tunghayan at pangunahan ang aming napakasipag na mananampalataya aktibong kabahagi ng Iglesia kanyang kinaaniban, kapatid na Ome Enyang Torres Cruz. Na minsan, Panginoon, ay nabuhusan siya ang kanyang mga paa at gayon din tuhod. Bahagi ng kanyang dalawang paa, Panginoon, nang kumukulo na tubig. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kung saan ay paggaling. At patuloy, Panginoon, na inyo pong igawat sa kanya upang lubusan siyang gumaling at makarecover. Ang bahagi ng kanyang mga paa, Panginoong Diyos, na naapektuhan. At mapanumbalik, Panginoon, sa maayos na kalagayan. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay inyo rin po na marapatin na mag-normalize lagi ang kalagayan po ng kanyang sugar level. Dahil po siya ay diabetic, Panginoon. Ingatan sila, buong pamilya ng mga Torres Cruz. Gabayan at pagtagumpayin sa lahat po ng larangan. Sa ngalan ni Jesucristo, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gayun din, Panginoon, na kung saan pinapanalangin po namin lahat po ng mga cases ng pandemic. Lalo na, Panginoon, na kung saan ang aming pinapanalangin araw-araw na nawa ay dumatal na ang maagang panahon upang sa ganon ay magwakas na ang pandemyang ito. Sa lahat po ng bansa, sa buong daigdig. Gayon din, Panginoon, ang kagalingan ng lahat ng mga cases ng pandemic, Panginoon. Saan man sila dago naroon, saan man hospital, saan man quarantine facilities, pero hindi lamang sila, kundi lahat po ng may karamdaman, Panginoon. Anumang klase ng karamdaman, meron sila, Panginoong Diyos. Sinasama namin sila sa panalangin. Sila man ay bata, sila man ay sanggol, sila man ay kabataan, kabataang may gulang, kababayan, kalalakihan, senior citizen. Na siya namang idinudulog namin, pinapanalangin sa inyo araw-araw. Kasama, Panginoong Diyos, ang mga kapatid na ito, Hides Tian Pulido, na nag-undergo ng chemotherapy dyan sa bandang Kalawag, Quezon, Pastor Apolinario Mendez ng Rizal, Nueva Ecija, para sa kanyang patuloy na healing and recovery, kapatid na Ruel Luzong Yumol ng Maribelas sa Bataan sa kanyang pinagdadaanan na stage 4 cancer na nagdadialysis pa.
Gayon din ang mahal na ama ng Japonesa Elisa Jodormeo Gansit, kapatid na tatay Luis Jodormeo na nasa pag-abutan sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro, para din sa kanyang kagalingan ay recovery boy at de Leon ng Acacia Malabon. Para sa kanyang paparating na operation na maging matagumpay at matamon niya Panginoon ang kagalingan, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas. Sa kanyang heart ailment at mabagal na tibok ng kanyang puso, gawad po ninyo ang paggaling sa kanya at kayusan ng kalagayan po ng kanyang puso. Kapatid na Roger Monteverhen na nasa bahay na meron din pinagdadaan na stage 4 prostate cancer, upang makalaya siya sa kalagayan na ganito at kagalingan. Rosario Banyes, mother ng kapatid na Grace Rodas ng Balagtas, Bulacan, na nasa Bulacan Medical Center, Malolo City, Bulacan, para din po sa kanyang kagalingan. Jean Santiago na nakauwi na dyan sa bandang Marilao, Bulacan, mula sa pagka-confine, para sa kanyang patuloy na therapy at recovery kagalingan. Gayon din o Ama at aming Diyos ang kapatid na Grace Ramos Jimenez ng Illinois, USA, sa kalagayan po ng kanyang left breast cancer at gayon din sa lahat ng mga pinagdadaanan ng mga check-ups. Gayon din, Panginoon, ang mga radiation na kanyang hinaharap. Gayon din ang kapatid na Medi T. Yambao ng Chicago, para din sa kanyang patuloy na recovery at kagalingan. Iyas, Holy Spirit, Domingo, sa kanyang pinagdadaanan na ulcerative colitis diyan sa bandang Quezon City ng kanyang pagsamo kagalingan din. David Perry na diabetic, nangailangan din ng restoration ng kanyang eyesight, maging si Rose Perry na dumadaan sa osteoarthritis, sila mula dyan sa ibang bansa. Gayon din ang mata ng kapatid na Archie Marianito Pondo ng Cebu City na merong pain, kagalingan na kanyang inasamasam, Ann Navarro, for the continuity ng kanyang pag-normalize ng kanyang sugar level sapagkat siya ay diabetic, para matuloy na ang kanyang operation sa kanyang shoulder tendon na naputol. Jane Lumaca ng Cebu City, sa kanyang pinagdadaanan din na heart disease for mitral valve replacement. Demetria Ebuesa na breast cancer stage 3B. Pastor Oliver Ochia ng Bible Baptist Church ng Cebu City na merong problema sa kanyang prostate, heart enlargement and hyperacidity. Ani Angkahas Rocafor na diabetic. Pastora Baby Bulgado ng Caloocan City, patungkol sa kanyang mata, at gayon din ang kanyang anak na si Connie Bulgado upang mapagkalooban ng pag-amutan, at gayon din ng medical frontliners na opera sa kanya. Eh kung marapatin niyo, Panginoon Diyos, na miracle healing, kayo pa rin, Panginoon, ang masusunod. Ganyon din ang kapatid na Andy Dabo na na-stroke, Emelita Barcela, stage 4 kidney failure dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. Nanay Rebelina Makatugal, at gayon din ang Nanay Sophia Mercado ng Bataan, para din sa kanilang patuloy na mabilis ang recovery at healing. Billy Ripalda ng San Mateo Isabela na diabetic, mag-normalize ang kalagayan po ng kanyang
sugar level. Beth Gallebo ng Kawayan City, Isabela, na meron din pong pinagdadaanan na rheumatic heart disease. Maricel Gaditantenko ng Hermosa, Bataan, na merong asthma attack. Gayun din kung meron pa sa kanilang mga tahanan na merong mga pinagdadaanan na karamdaman, Tita Diconis Perla Kabakungan Bautista ng Quezon City, para sa kanyang lubos na kagalingan recovery. Mula sa kanyang pagkaopera dyan sa bandang lung center. Gayon din Panginoon ng kapatid na Pastor Adelia Agustin Valenzuela ng Qatar sa kanyang mga chemotherapy, para siya, Panginoon, ay makarecover at lubos na gumaling. Ang kapatid na Tita Corazon Navarro, Rinaldo Navarro at Mariel Navarro ng Sito Balanga, Bataan, para din sa kanilang recovery at healing. Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia, sa kanyang severe diabetes at iba pang kanyang mga iniinda sa kanyang kalusugan. Ang kapatid na Evangelist Pastora Jesus Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, sa kalagayan po ng kanyang brain tumor operation at gayon din na maibalik ang kanyang skull sa kanyang ulo at gayon din ang anumang gagawin pa sa kanya, Panginoon. At gayon din na pangunahan mo, ipagpala, Panginoon, ang kanyang ministry at gayon din ang kanyang asawa na pastor din. Amelita Celestia ng Talim Island, B ng Honor Rizal, sa kanyang mga pinagdadaanan din patungkol sa kanyang kalusugan. Pastora Elsa Perido at ng kanyang anak na nagdadialysis mula dyan sa bandang Cardona, Rizal. Pastor Pablito Pulientes ng Binang Honor Rizal, para fully na makarecover siya at gumaling mula sa kanyang pag-a-stroke. Rodolfo Taclay ng Victoria, Tarlac, para din sa kanyang kagalingan. Edgardo Kasiguran Simon ng Ohio, USA, sa kanyang paparating na June 27 na removal ng kanyang cataract sa kanyang right eye. Erwin Santos ng Bicol, sa kanyang twice a week na pagdadialysis. Diconis Nelda Zelanga ng Bataan, gayon din sa bahagi ng kanyang katawan na kung saan ay kailangan niya ng kagalingan na recovery. At sa lahat pa, Panginoon, na merong karamdaman, lahat sila, Panginoong Diyos, na kung saan ay sama-sama naming idinudulog, pinapanalangin sa inyo, claiming, declaring, agreeing to please release to all of them, O Lord, that Jesus Christ, through the presence, the power, the acts of your Holy Spirit, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, spiritual and financial provision upon spiritual financial provisions, para sa kanilang lahat, Panginoon, inyo pong pairugan. Salamat po ng marami, Panginoon. Samahan niyo kami sa buong maghapon na ito, buong magdaman. Aming may sa katuparan, Panginoong Diyos, ang aming mga gawain na happy, panata, na hindi kami, Panginoon, nakakalimot sa inyo. Gayon din, Panginoon, na inyo pong ipagpatakumpay ang mga harapin namin buong week na ito, Panginoong Diyos. And may you always be the focal center of our lives. Of the family we belong, of the church we belong, of the community we belong, of the nation we belong, of the world we belong. And please, Lord Jesus, use us
to be your instrument for a better world and for a better society and for a better people of yours. We bring back all the praises and glory in the mighty name of Jesus. Ito po ang aming maiden prayer. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. God bless and protect us all always through the presence, the power and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. He stay safe and healthy always. Be kind to others always with love. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody will say amen at amen sa Panginoon. Kamusta kayo mga karay doon sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang inyong kinararonan? Kumusta ang pamilya na kung saan kayo pa'y kabahagi? Kumusta ang inyong mga pinagkakabalan sa araw-araw? Nice to meet you again. Salamat po sa inyong presence, sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa page na ito, sa inyong pagpapaabot ng mga challenging, inspirational comments. Salamat po sa inyong pag-share sa bawat episode natin katulad nito sa inyong mga friends sa Facebook, Messenger, etc. You may also follow and subscribe to my YouTube channel, putting your likes, your share, and even to subscribe, clicking the bottom bell, so that you will be notified always every time we have a live streaming. Well, tignan natin ang mga comments na inyo pong ipinarating sa Rhydon Ministry. How are you, my dear kapatid na Ao Agustin ng Sito Balanga Bataan? God bless Agustin family. Paalapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Kanyang comment. Good morning po, Bishop, Jean, and Lola Biay, and to all viewers. Maraming salamat po at gayon din po sa inyo lahat dyan. Good morning at God bless you all. With emoji po na makanang tao at gayon din ng prayer. Gayon din, kumusta ka na kumare? Yes, Educator Jocelyn Makatoggal Baklig ng Sito Balanga, Bataan, at gayon din ang iyong iniirong. Compadre Reverend Alex Baklig ng Yes, the Living Water Methodist Church ng Barangay Kabkaben, yes, Maribeles, Bataan. God bless the whole family of Baklig and your ministry and leadership that you're doing every day in the church and in the society. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning, Bishop at Jean, Lola Biaya, at sa aking inanak, Karen Tin. Thank you very much. Good morning din at God bless you all, Jen. At gayon din ang kanyang added comment at blessed day to all Karaydon Ministry. Thank you very much likewise at gayon din ang kanyang added comment. Yes, Lord, siya sa atin mo puso namin. Yes. Gayon din, how are you, my dear Juliet Antonio ng Rizal, Nueva Ecija? Kumusta kayo lahat dyan? Kumusta kayo amin dito ang kakapsat ngayon? Gayon, God bless Antonio family. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop, at sa buong family. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Good morning at God bless you all dyan. Kumusta po kayo, kapatid na Remedios Garcia? Nice to meet you again in this live streaming. Yes, yes, a shout out to Jen sa bandang Bataan. God bless Garcia family. Purihin natin ang Panginoon. Yes, ang kanyang comment, praise be to God. Yes, purihin natin ang Panginoon at gayon din, kumusta ka? Pastor Leonora Dato ng Sito Balang Bataan. God bless Dato family and even your ministry, Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Tumingin alas 7 ng gabi at gayon din ang mga added ministries that you're doing. Yes, God bless Dato family, your ministries and leadership. Hallelujah! Praise the Lord! Kanyang comment, blessed and beautiful Monday morning po, Bishop, Ati Jean, and Lola Biaya, and everybody watching Rhydon Ministry. Salamat po.
Gayun din po sa inyo, blessed and beautiful Monday. Ingat kayo dyan at God bless you. How are you, my dear pare? Yes! Reverend Luis Cruz at gayon din ang iyong minamahal na asawa, kumare, yes! Marlene Cruz ng Bethany Methodist Church at gayon din ang Bethany Methodist Christian Learning Center, Hermosa Bataan. God bless all dyan. God bless Cruz family and your ministry and leadership that you're doing within the church, in the school, and in the society. Hallelujah! Ang kanyang comment, good morning, ride on the ministry. Thank you very much. Likewise, kumusta kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol Dilaman, Quezon City, Metro Manila. God bless Domingo family. Ang kanyang comment, good morning din po Bishop and family, Sarado Ministry, God bless you as po, amen at amen. Salamat, kastamat ka kayo amin nila, na imbagabigat, na God bless you all, napo Diyos di mga luwad ka ba kayo. Gayon din ang kanyang added emoji na kung saan ay nang muti na ang kanyang buhok at gayon din na kung saan ay nakaganon ang kanyang dalawang kamay na nakanganga at happy-happy na kung saan sinisigaw na good morning. Maraming salamat. Good morning din. Ngayon sa buong sa umagang ito ay baka nakalimutan natin na kung saan ay gumanon tayo at sinabi natin na good morning Lord. Yes. Hallelujah. Good morning, Lord. Added comment mo na sa kapatid na Remedios Garcia, star shine po mga ka-ride on sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din, mula sa kapatid na Governor B, added emoji, puso, kulay pink, merong star, at gayon din ba nakasulat na amen, at merong exclamation point, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din mula sa ating kapatid na pastoral nyo na dato. Yes, added comment. Bishop, opo, pastoral nyo na dato. Pakisama po sa prayer anak ko si Leia Andrea Dato. Po, siya po ang designer namin sa Dubai. Yes, siya po ay architect ba o yes, ng kanyang expertise ay nasa design, yes, interior design, yes. Yan sa bandang Dubai, cancer survivor po siya at the age of 14. Naway manumbalik po ang kanyang Christian faith. Yes. Saan kaya nagpunta ang kanyang Christian faith? Yes, panalangin po natin. O aming Ama at aming Diyos, inyo pong patuloy na pangunahan at pagpalain kapatid na Leia Andrea Dato na anak naman nang aming pastoral Leonard Dato na nagsusumamo sa inyo, Panginoon Diyos, na minsan sa buhay ng kapatid na Leia Andrea ay inyo pong pinairugan ng miraculous healing, O Lord Jesus Christ, edad pa naman na 14. Gayon ni Panginoon na kung saan ay pinagkalooban mo siya ng karunungan at kaalaman at kahusayan bilang designer, Panginoong Diyos, yan sa bandang Dubai. At ngayon, Panginoon, na kung saan ay nagsusumamo ang damdamin at kahilingang panalangin ng kanyang mahal na ina na nagmamahal upang sa ganun, Panginoon o Diyos, ay manumbalik ang kanyang unang pag-ibig sa iyo. Ang kanyang napakalagang unang init ng kanyang pagmamahal, pagkilala at pagtanggap sa iyo bilang Lord and Savior ng kanyang buhay at gayon din
ng dating init ng kanyang pamumuhay pananampalataya sa iyo. Marapatin niyo, Panginoon, inyo po siyang katagpoy ng personal o Diyos upang sa ganun, Panginoon, ng kahilingan ng kanyang mahal na ina ay mapairugan, Panginoon, sa madaling panahon. Patuloy niyo siyang i-bless, alalayan at pagtagumpayin ang kanyang mga dinidisenyo na mga bahay, matataas na mga istruktura at gayon din ang mga iba pa na kung saan nagagamit ang kanyang expertise. Pagbalayin niyo rin at pangunahan, Panginoon, ang kanyang minamahal na anak. In the mighty name of Jesus, we entirely entrust the total life and endeavors of Sister Lea Andrea Dato. And sa Mistro, napagpalaan niyo lahat po ng mga Pilipinos, Dubainians, dyan sa Dubai. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. In the mighty name of Jesus, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gayun din, mula sa kapatid na, yes, kapatid na Josie Rose Evangelista Soliben, yes, ng Maria Aurora, God bless Evangelista Soliben family. Para patang natin ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Thank you very much, likewise, ibibigay po ng puso. At gayon din mula sa ating kapatid na Donna Ella Agacera Lunan. Nice to meet you again in this live streaming. God bless Lunag family. Palapakan natin. Purihin natin ang Panginoon at gayon din. Shout out sa lahat po sa inyo dyan sa bandang Ramon Isabela. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God ang kanyang comment. Good morning, Bishop. Thank you very much. Good morning din. Sino may birthday? Birthday, yes. Sino may birthday? Ang kapatid na Lea Andrea Dato? Ating pong pinaparating ang ating pagbati na birthday ng kapatid na Lea Andrea Dato. Purihin natin ang Panginoong Barangay na tumarating na birthday sa iyong buhay at patuloy ka na pagbalay ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng panahon kasama na ang aming mga pinalangin. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi ko masyado maintindihan yung sinasabi mo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Siya bang may birthday? Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, kapatid Lea Andrea Dato. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Palapakan natin ang kapatid na Lea Andrea Dato sa kanyang birthday and more and more and more and more and more na birthdays to come, 365 days per year sa iyong buhay. Palapakan natin, hallelujah, praise the Lord, God bless the whole family of, Dato. At gayon din, i-cheer natin ang kanyang ng buong pamilya. Purihin natin ang Panginoon, hallelujah, praise the Lord, yes. Gayon din, mula sa kapatid na Betty Jane Usalia Bersosa. Kumusta kayo dyan? Sa bandang Ilagan City, Isabela. God bless kapatid na Betty Jane and the whole family of Usalia Bersosa. Hallelujah. Praise ng kanyang comment. Good morning, everyone. Watching with you, Bishop Lito. God bless us all. Maraming salamat at gayon din good morning. At God bless you dyan at watching nyo rin ang iyong nabago na profile picture. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din, kumusta ka na kapatid na Achi Maria Ninita Pundon ng Cebu City, Cebu, Visayas. Maraming adlaw sa tanan, salamat sa lahat po sa inyo dyan.
mga kabisayan, puri ng Panginoon. God bless Pondon family at gayon din ang iyong ministry, Whole World Friendship Provided laban sa COVID-19 as an administrator, gayon din ang iyong medical work in the hospital. Hallelujah at praise ang kanyang comment. Grace and blessed morning at Bishop Mama Jean at Ibiet sa lahat ng Wide On Ministry. God bless all. Thank you very much. Blessed morning din at God bless you all dyan. Bilayin mo niyo po ng bulaklat ng gumamela at gayon din ng sunflower at gayon din ng talbos ng malunggay, puso, prayer, same flowers. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din, how are you my dear kapatid na Olivia Pobre Bueno ng yes, Agoho, Cabangana, Zambales, God bless Bueno family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning Bishop, blessed day, amen. We need po ng prayer, maraming salamat din po at good morning at blessed day rin sa inyong lahat dyan. Yes, kumusta kay Pastor Bento at sa lahat po ng mga kalib ng ating church dyan. Yes, mula sa ating kapatid na Melita Celestra, yes, added comment. Yes, mapagpalang buhay po Bishop, Ma'am Jean, Tita Biyaya, ganun din sa lahat ng nanonood ng Wide On Ministry sa lahat. At God bless you more and us all. Thank you very much. Likewise, mapagpalang buhay at God bless you all dyan. God bless Celestra family and the ministry and leadership na ginagawa po ng inyong minamahal na asawa, Pastor James. Ay, Miss Celestia, purihin natin ang Panginoon. Wilayin ko ng prayer, puso-puso. Kumusta ka na, kapatid na Diakonesa Ruth Tumikos ng Magoong United Methodist Church, Bayan ng Lilamo, Lalao del Norte, Mindanao. Maayong adaw sa tanong dagang salamat. God bless Tumikos family. At gayon din ang iyong ministry at leadership na ginagawa araw-araw in the church, in the society at sa lahat pa, purihin natin ang pangalan ng comment. Amen. Pinabudyo po ng puso at gayon din, added comment mula sa kapatid na Melita Celestra. Happy Monday po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Titi Bayaya. Thank you very much. Likewise, pinabudyo po ng puso ng prayer, puso, bulaklak ng gumamayala, sunflower, peace, bulaklak ng rosas at gayon din ang isang kakaibang kulay, red na bulaklak at gayon din na bulaklak ng gumamayala at gayon din talbos na balunggay at gayon din ng bulaklak ng rosas. Palapakan naman natin. Hallelujah. Gayon din ang kanyang added emoji, manalangin daw tayo na merong star, 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 star. At sa ribbon, meron nakasulat na blessed, blessed assurance. At gayon din akong sanay, pumalakpak daw ulit tayo ng tumataginding at tumatalsik. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din ang kanyang hawak-hawak na malaking puso. Dumadaloy po ang mga puso na maliliit. Yes, mabuhay tayo na nagmamahal sa Diyos at gayon din sa ating kapwa at gayon din sa ating mga sarili. What you my dear Hannah May Renad Rosario, nice to meet you in this live streaming wherever you are in the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao or beyond the Philippines. You're there at gayon din nandiyan din ang Panginoon na sumusubaybay sa iyo. God bless Cesario family. Para patanggapin ang kanyang comment, blessed morning po at Bishop, maraming salamat din po at gayon din po sa inyo lahat dyan. With everybody po ng mapayapang tao, purihin natin ang Panginoon. Gayon din muna sa ating kapatid na Governor B. Ay, naghahamon din akong saan ay pumalakpak daw tayo ng tumataginding pumatalsik. At gayon din akong saan ay yakap-yakap ang puso na kulay pink. Palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord. Kumusta ka kapatid na Marizel Gadi Tantenko ng Hermosa Bataan, kumusta ang iyong tutorial hub dyan? God bless Tantenko family. Purihin natin na kayo ng pagang comment. Blissful morning po, Bishop. You are a blessing to all of us. Salamat po sa prayers. Thank you, Lord, for everything. You are our everything.
rolled into one with every given ng prayer, 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 puso, puso. Salamat din at blissful morning din sa inyong lahat dyan. God bless you all. Yes. Welcome and to God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta nga kapatid Violeta? Yes. Borbe Has. Diyan sa bandang Salito Subdivision ng Caloocan City Metro Manila. God bless Has family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kumusta ang iyong church na bagong buhay, United Methodist Church sa Republic Avenue ng Quezon City. Purihin pang shout out sa church niyo. Ang pastor, gawin din sa mga membro ang kanyang comment. Bless morning po and God bless you all. Maraming salamat, gawin din sa inyo lahat dyan. Good morning at God bless you all. Pastor Baby Bulgado, kumusta ka na? Dyan sa bandang Camarin, Caloocan City. God bless Bulgado pamilya, gawin din ang ministry pinakakabalan sa araw-araw. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop Lito at sa lahat ng nanonood ng Wildwood Ministry. Sana lagi kayong malusog at malakas, sampu ng mahal sa buhay. God bless us all. Maraming salamat. Good morning din at maraming salamat sa iyong deklarasyon. Sana nga po ay lagi pong malusog ang ating pangangatawan, ang ating kalusugan, yes, sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Hallelujah. Binibigyan niyo po ng prayer, prayer sa pagitan na, meron tatlong puso. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Added comment mo na sa kapatid na educator, kumari, Jocelyn Makatugal Baklig, Suhol, sakit sa lipunan. Yes. Thumbs down, Suhol. Hallelujah. Binibigyan ang mukha ng tao, Mia. Gayun din na added comment mo na sa kapatid na Pastora Baby Bulgado, sakit na po ng ating mga tao ang magsuhol. Oo nga. Wilayin mo ang buka ng tao na kanganga at gayon din ang panalangin. Yes, gayon din mo na sa ating kapatid na nice to meet you. Yes, Sister Elizabeth Torres Caburian. Nice to meet you in this live streaming. Where are you in the Philippines, Luzon, Visayas, in Mindanao, or beyond the Philippines, wherever you are, you're there at gayon din with your family at gayon din nandiyan din ang Panginoon nag-iingat sa inyo. God bless Caburian family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment. Amen. At gayon din ang kanyang added comment. Please, prayers for cancer patients po, Bishop. Yes, sure. In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, we pray and intercede for all the cancer patients wherever they are, whatever hospital they are in, others in the family, lahat sila, Panginoon, ay amin pong idinudulog sa inyo na inyo po silang dulutan ng pag-asa, ng kagalakan sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan, and even to bless them, O Lord, Jesus Christ, sa lahat po ng areas of concern, including the family they belong. At gayon din, Panginoon, ang mga umaruga sa kanilang mga pagamutan at mga medical frontliners, higit sa lahat ang kanilang mga pamilya na umaaruga sa kanila, Panginoon. Yes, Lord Jesus, dalangin po namin na kung saan ay sila po ay makalalay. Gagaling, Panginoon, sa kanilang pinagdadaanan po na sakit na cancer. And that we claim and we declare, O Lord, that Jesus Christ, for them to really experience from you, especially your miraculous healing, O Lord, that Jesus Christ, marapatin niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, na inyo pong pagpalay ng mga associations na mga cancer patients, O Lord, that Jesus Christ, na tumutugay, guys, sa kanila. Na nagpapalakas sa kanila, na tumutulong sa kanila, O Diyos. Kasama na ang church na nananalangin. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, pati ng panalangin, Panginoon, sa kapatid na ito, Elizabeth Torres,
kaburian na merong malasakit, O Diyos, sa lahat po ng mga cancer patients. Bless niyo siya, ligtas, at subayba niyan pagtagumpayin sa lahat po ng larangan, buong pamilya ng kabuirian. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Yes, shout out sa lahat po ng mga patients ng mga cancers. Saan man sila naroon sa iba-ibang mga doc. Kasami namin kayo sa aming mga panalangin. Yes, added comment mula sa tindiko ni Sarot Tumikos. Blessed morning po, Bishop Lito. Thank you very much. Gayun din sa iyo, sa buong pamilya mo. Gayun din added comment mula sa kapatid na Pastora Baby Bolgado. Bishop, opo, patuloy lang pray ang family namin, Ubo at Sipon at si Connie. Thank you sa prayer. Laging gabayan kayo ni Lord Jesus sa ministry mo. Thank you very much. Whenever you po ng prayer, puso, prayer, 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 puso. Yes, Lord Jesus Christ, we agree and intercede with the prayer request of Pastora Baby Bulgado. For the whole family, O Diyos, for their healing. Mula sa ubo at sipon, sa mga umubo at may sipon, O Lord. Marapatin niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kanyang akna si Connie para sa kanyang lubos ang kagalingan at gayon din ang mapagkalooban na siya ng pagamutan at gayon din ng medical frontliners na gaganap ng kanyang operation sapagkat ilang buwan nang nakalipas o umabot na ng isang taon na kung saan ay ipinapanalangin namin. Marapatin niyo, Panginoon, sapagkat ito po ay makatutulong. Kung marapatin niyo rin, Panginoon, na kung saan ay miraculous healing provision para sa kanya, kayo po, Panginoon, masusunod. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Amen, amen sa ating Panginoon Diyos. Gayon din, kumusta kayo manang makariraon ng Barangay Tondol ng Anda, Pangasinan. Kumusta kayo amin dita? God bless Karitero Raon family. Ang kanyang comment, magandang umaga, Bishop Litangonen and Mama Jean. Musta na kayong lahat kasama ng inyong pamilya? Maraming salamat sa pamumusta, maraming salamat po sa pagbati at kumusta rin kayo dyan at magandang umaga po. Maraming salamat sa Diyos. Yes. Maraming salamat sa Diyos sa paggamay, sa magdamag, sa ating pagtulong at muling nagising at bumangon. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa aming lahat na mga anak mo, Lord. Salamat sa Ride On Ministry sa Panginoon, mapagmahal sa ating lahat. Palapakan natin na kayo. Hallelujah, praise the Lord. Bishop, opo, manang makarya. Maraming salamat sa prayer mo. Si Arvin Raon na apo, nakapasa siya sa exam. Palapakan natin ang Panginoon, tumatagitin. We praise you and we thank you, Lord, at nakapasa ang si kapatid na Arvin Raon. Hallelujah at praise the Lord. Patuloy na pagpalain po siya sa lahat ng larangan at gayon dinigawad mo sa Panginoon sa kanya ang naghihintay na magandang kinabukasan at buhay. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Shout out sa ating kapatid na Arvin Raon. Hallelujah! Congratulations! Love, care, prayer, Karitero Raon family. Yes, at Tondol Beach Community Christian Church at buong bahay, sambahan. Yes, shout out sa church at gaming couples doon. Sa lahat ng buo-buo ng kapatiran, yes, ni Lord at buong mundo at buong Pilipinas, shout out sa buong mundo, sa buong Pilipinas at sa buong sangkatauhan. Praise God in Jesus' name, amen. Maraming salamat, Lord, sa maraming blessing na binibigay mo sa araw-araw sa buhay namin, Lord. Yes. Hallelujah. I love you all, mga kapatiran sa Panginoong Diyos. I love you, Lord. Salamat po at likewise, sana love all, purihin natin ang Panginoon. With energy po ng prayer, mula dito hanggang doon, hanggang dito mula doon, at gayon din ang emoji ng puso,
mula dito hanggang dito hanggang doon, mula dito hanggang doon, at mula dito hanggang doon, prayer mula dito hanggang doon at hanggang doon, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Yes, punong-puno ng puso at panalangin. Yes, Bella Dios Pinto, how are you? Yes, God bless Pinto family dyan sa Batang Nueva Ecija. Urihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Blessed Monday morning po, Bishop Lito Tangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan, at sa ating lahat po, God bless po your ministry. God bless us all po. Wait, ay mayroon po ng prayer at gayin din ng puso at gayin mo ka ng tao. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Marami salamat, blessed Monday morning, at God bless you all din dyan. At gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. May star, 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 star. At sa ribbon meron nakasulat na blessing. Atid ko na po na sa kapatid na Bill Dios Pinto. Amen po. Bishop Litangonan. With emoji po ng prayer. At gayon din ang puso. Palapakan natin ang Panginoon. At gayon din mo na sa kapatid na Pastor Abibu Bagaba. At emoji comment. Puso, kulay pink. Meron nakasulat na amen. At gayon din star, star, at gayon din star, 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 palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Gayon din mula sa kapatid ng Militar Celeste, added comment, request ko po, Bishop na awit page 147. Salamat sa iyo. Marami pong salamat. With emoji po ng peace, puso, bulaklak ng gumamela, kulay, yes, red, at gayon din ng bulaklak ng sunflower, dalawang kulay, rose, at gayon din ng kakaibang bulaklak. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, yes, tignan na hanapin natin ang awit na yan. Salamat sa iyo. At gayon din, kapatid na Josie Rose, Ibagalisa Sorbena, added comment, amen at amen, to God be the glory sa mayamang mensay ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Maraming salamat, to God be the glory with. Ebudyo po ng prayer, puso prayer, at gayon din ang puso prayer. Gayon din, how are you, my dear, kapatid na Alma Monteverian Delio? Longabo City, Sambales, God bless Monteverian family, Delion family, para pa natin ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Ati Jean, watching Ride On Ministry, is a big help to us. Someday po naway makita po kayo ng personal. God bless po. Thank you very much. Good morning din, at God bless you all dyan. Hallelujah, praise the Lord. Huwag kang mag-alala, someday, somehow, in the near future, na kung saan ay magkikita-kita tayo face to face. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Gayon din, mula sa ating kapatid na Violeta Saturno Silvestre, kumusta ka? God bless the whole family of Saturno, the whole family of Silvestre dyan sa Batang, California, USA. At gayon din dyan sa Bandang Maria Aurora. Hallelujah! Praise the Lord! Ang kanyang comment. Amen! Binaybod niyo po ng prayer. Blessed morning to everybody. Thank you po sa mabiyang mensay at sa mga prayers. Welcome to God be the glory. Binaybod niyo po ng prayer. Puso, prayer, puso. Yes, at gayon din, shout out sa ating kapatid, Brother Ernel Arcangel Felix. Diyan sa bandang USA, God bless Felix family, at gayon din ang iyong every step, every nation, sa iyong maabalang paglalakbay, at gayon din sa iyong academic work. Purihin natin ang Panginoon, gayon din ang ating kapatid na Tita Corazon Navarro, diyan sa bandang Sidubalang Abatan, God bless Navarro family. At gayon din ang kapatid na Compadre Levi Nicolasin sa bandang Saipan. Yes, God bless Nicholas family dyan sa Saipan, at gayon din dyan sa Batang Maribela sa Batang. Purihin natin ang Panginoon. Added comment mula sa kapatid na Bella Dios Pinto. Amen. Thank you po so much, Bishop. Lito tanguan sa words of God at sa lahat ng prayers. God bless you po, Bishop, and your family po. Thank you very much. Likewise, we give you po ng prayer, at gayon din ng prayer at puso. Amelita Celestra, yes, added the comment. Bishop Lito, opo, ati Amelita, busog na busog ang aming mga espiritu. Palapakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah.
At uminom po kayo ng tubig ng buhay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Pagkagising namin ay salita ng Diyos ang pumapasok sa aking puso at kaluluwa. Yes, salamat sa Diyos sa mga mensahe po ninyo. Lobin na bigyan kayo ng mahabang buhay ng ating Panginoon at ilayo sa anumang karamdaman pati na po mahal ninyo sa buhay. At God bless you always. Maraming salamat po. Yes. We remind you po ng prayer, peace, puso, same flowers. Palapakan natin ang Panginoon, kasama po ang tagos ng malunggay. Purihin natin ang Panginoon. Yes, ang kanyang prayer request ay ay ang kanyang request na awit, salamat sa iyo. Yes, awitin po natin ang kanyang request na awit. Purihin natin ang Panginoon at sa tuwing nagre-request ang ating kapatid na kapatid na Melita Celestra ay atin pong naalaala yung ikang ay those were the days my friend. Noong tayo po ay umaawit sa folk house. Year 70s, 80s, na kung saan ay maawit tayo na merong nagre-request. Mga folk songs, mga lumang mga awitin na ang ginaawitan, ang pagkakaibang ginaawitan natin ngayon noon ay ang mga kumakain at yung mga umiinom. Pero ngayon, ang ating pong mga inaawitan ay mga spiritual na mga kapatid sa ating Panginoon. Tingnan natin yung pitch nito. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam nang aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Palapakan naman natin ang Tagalog gospel song na yan na kung saan ay matindi ang dulot niyang mensahe sa bawat isa atin. Di po ba magaray doon sa ating Panginoong Diyos?
na kung saan ay kinakailangan ko natin na laging lumapit sa Kanya. Magpasalamat sa Kanya. Well, how are you, my dear? Ganda ng profile mo dito, kapatid Rutea Reyes. Yes, medyo nakaganon at nakangiti at meron siyang ribbon. Kumusta ka? Kumusta ang buong pamilya? Reyes family! Purihin natin ang Panginoon na kung saan dating kabataan natin, dating choir natin na talaga naman mahusay umawit sa Panginoon. Yan sa Manalabon Central United Baptist Church, Malabon City, Metro Manila. Yes, shout out sa church neighbor. Sa kanilang mga dawat, gayon din sa lahat ng mga membro dyan, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, ang kanyang comment. Good morning po, Bishop. Thank you very much. Good morning din. Thank you so much for all your prayers. Welcome. Thank you din at to God be the glory. And yes, yan ang ating paglilingkod at ministry. Magpanalanginan tayo lagi. Yes, pakumusta mo ako sa buong pamilya. Gayon din, kumusta ka na kapatid na Deaconess Delilah Casabarlodor ng Puerto Princesa City, Palawan. Yes. Ano kayang tinitingnan ng ganyang profile dito? Yes, nakaganon siya. Puri ng Panginoon ang ating napakasipag, mahusay na educator. At purihin natin ang Panginoon. God bless Casabarlodor family. Hallelujah. And your ministry, and your leadership that you're doing every day. At gayon din ang iyong paaralan dyan. Ang iyong church. Hallelujah. At gayon din ang iyong pangasiwa sa Committee ng Christian Education. Hallelujah. At praise ang kanyang comment. Good morning po. Maraming salamat. Good morning din sa iyo. Gayon din ang ating kapatid na Pastor Pablito Pulyantes ng Binang Honor Rizal. God bless Pulyantes family. Purihin natin na po ang kanyang comment. Sorry po, Bishop, na late po ako. May ginawa po ako. God bless. Well, it's okay. Thank you very much for your presence. God bless din at good morning. At ano pong ginawa niyo, Pastor? Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Yes, added comment mula sa ating kapatid na Deaconess Delilah Casabarlodor, praying request for the upcoming Amplify Conference on July 1 and 2 at Living Faith Methodist Church, Princess Urduha, yes, Nara, Palawan. Waming ama, taming Diyos, kami po, Panginoon, ay nakikisa sa napakahalagang gathering konferensya ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas League of Independent Filipino Youth, Amplify, sa ilalim ng Palawan Methodist Regional Conference. Pagpalain niyo at pangunahan ng Panginoon ang agenda at daloy ng gawain na ito. Ang magsisilbing presiding officer, pangunahan niyo, Panginoon, at gayon din ang layunin dito, at gayon din, Panginoon, ang host sa local church, Living Faith Methodist Church, na anuman ang kanilang mga pag-uusapan ay magtagumpay, Panginoon. Kayo po ang kanilang gabay. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magpala sa lahat po ng mga kabataan ng Palawan Methodist Regional Conference at maging sa lahat ng mga kabataan ng mga komperensya at gayon din kasama ng mga estudyante at gayon din ng mga out of school youth. Marapatin niyo, Panginoon, na sila po ay patuloy na namomolde sa katotohanan. Patuloy na niyo po silang hasain sa leadership at gayon din sa iba pang mga larangan dahil sila po ay napakahalaga sa buhay at ministeryo ng Iglesia at lipunan sapagkat sila po ang susunod na mga leaders. Pagpalain niyo, Panginoon, ang
Organizing committee, all upon, gayon din ang mga officers existing ng Amplify Panginoon ng region na ito. Pagpalaan niyo rin Panginoon ng nagre-request ng prayer, Deaconess, Delilah, Casabalador, at ang kanyang pamilya at ministry at leadership na ginagampanan, pati ng kanilang paaralan, ng kanilang local church, at pati na Panginoon kabuuan ng region sa pangunguna ng kanilang bishop, Reverend Dr. Roger Marcus. At sa lahat pa ng mga manggagawa, lalaki at babae, at gayindi lahat ng mga local churches, distrito, district supervising elders, lahat sa kabuuan ng mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. Shout out sa Amplify Conference ng Iglesia Medisa Pilipinas, League of Independent Filipino Youth, ng Palawan Medisa Conference. Palapakan natin at ibigay pa ilang host church, Living Faith Medisa Church, Princess of Buhan, Nara Palawan. Gayon din ang added comment ng kapatid na Digonis sa Dilela Casabalador, the cause of discipleship is sacrificing everything for God's glory. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Gayon din mula sa ating kapatid na Melita Celestia, added comment, yes, Bishop, opo, napakalaking blessing sa nasa amin. Kami po nagising na mag-anak ngayong umaga. Kahit walang financial na blessing, okay na po yun. Salamat po sa Diyos sa mga buhay natin lahat. Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Palapakan natin ang Panginoon. Ready po ng prayer, puso, peace, at gayon din ang bulaklak na magkakaiba. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, abangan mo ang mga blessings ng Panginoon at darating sa buong pamilya ng mga Celestia at gayon din sa bawat isa atin. Hallelujah, praise the Lord. Yes, at gayon din, Governor B. added comment, Bishop, opo, kapatid na Bilma, Bishop, pray mo nga ako, Bishop. Bakit po? Masakit jay hips ko. Masakit daw ang kanyang hips. Anong ginawa mo? Yes, di ko amo, bakit bigla na lang pong sumakit? Salamat po. Yes, Ilocano yun. Ang ibig sabihin ay hindi ko alam. Bakit ay matanda na, yes. Bigla na lang pong sumakit. Yes. Huwaming ang mataming Diyos. Tulungan mong kapatid na Bilma Domingo na kung saan na inyo pong ipaghele-hele ang kanyang sumasakit na hips upang sa ganun Panginoon ay makaramdam siya ng kaginhawan at kagalingan, Panginoon. Yes, kahit na tanggap niya, Panginoon, na siya ay bakit na matanda na senior citizen na may edad na, pero ikaw pa rin, Panginoong Diyos. Ang nagpapasigla, nagpapatatag, at gayon din na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na kahit meron na siyang edad ay parabagang siya ay kabataan pa. Yes, pagbalain mo siyang kanyang buong pamilya. Pagbalain mo rin, Panginoon, ang kanyang ministry of singing sa video, okay. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Palapakan naman natin, narinig ko, napanood ko ang iyong uploaded sa Facebook na kung saan umaawit ka. At gayon din na nakikita pa yung pangalan ng church na nasa harapan ng iyong bahay. Purihin natin ang Panginoon. Lagi naman ang ganda pa rin na walang kupas ang iyong boses. Walang pagtanda ang iyong boses. Palapakan natin, purihin natin, Panginoon. Nakalimutan ko yung title ng awit na yun. Hindi ko maalaala. Parang 70s yung awit na yun. Yes. Ganun pa man, enjoying singing. Sapagkat yan ay nagpapabata ng damdamin at nagpapabata ng ating health. Kumusta ka, kapatid na Pastora Elsa Perido and the whole family? God bless Perido family at gayon din ang iyong ministry
and leadership that you're doing every day somewhere dyan sa bandang Cardona, Rizal. Ang kanyang comment, magandang umaga po, Bishop. Thank you very much. Magandang umaga din po sa inyo lahat dyan. Added comment mula sa nagkabatid na Awa Agustin. Yes, Lord, in the name of Jesus. Amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. At gayon din ang added energy ng kapatid na Vilma Domingo, puso kulay pink. Pero nakasulat na amen, may star, 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 exclamation point, dalawang beses na kanyang shinare. Palapakan natin. Gayon din ang added comment ng kapatid na Achi. Hi, salamat, my network na ako. Palapakan natin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Paano niya kanyang sinabi ng yung salitang hi? Yes. Kapag sinasabi yung hi ay, hi, salamat, my network na ako. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Parang galing sa kalobloban. At gayon din na kung saan yung nabigla ay ang pagkasabi naman ay, hi! Yes, palapakan na rin natin. Hallelujah with sound energy ng prayer at gayon din. Talbos ng balonggay at gayon iba-ibang klase ng bulaklak. Purihin natin ang Panginoon at gayon din. Added comment mo na sa kapatid na Augustine. God bless to be sa your family. Thank you very much. Pinaibig po ng mukha ng tao, puso at gayon din ang prayer at gayon din bulaklak ng gumamela. Purihin natin ang kanyang added comment mula sa kapatid na Chi, praying for good health sa lahat at showers of blessings. God bless po. With every po ng talbos sa malunggay, puso, prayer, bulaklak ng bumela at gayon din ang sunflower. Yes. And same, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, we join and we intercede for your prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Showers of blessing and good health para sa lahat. Gayun din akong saan ay nananalangin ng taimtin ng kapatid na Chi. Yes, dumadaloy ang mga provision mula sa ating Panginoon. Hallelujah, praise at gayun din pagkatapos manalangin na kung saan nakaganito siya at may taglay ng ngiti at yes, punong-puno ng mga overflowing na mga puso. Purihin natin ang Panginoon. Gayun din akong saan ay yun pa at gayun din pagkatapos na overflowing na mga puso ay tumaas ang kanyang dalawang kamay at gayon din meron lumabas na star dito, star dito, star doon at gayon din na merong exclamation points pagkatapos ng kanyang isinigaw na thanks, hallelujah at praise the Lord. Pagkatapos niya na siya po ay talaga naman nakatagilid tumitingin at gayon din ang kanyang sinabi ay wow! Yes, purihin natin ang Panginoon. Win, warriors of Jesus Christ, all overflowing grace from the Lord at W, winning for Christ, hallelujah, praise God. Yes, gayon din na kung saan pagkatapos na siya ay napawaw, tumalon siya kasama ang kanyang dalawang paa at gayon din yung kamay na ganito at gayon din na kung saan biglang sumigaw ng yes na merong tatlong S at exclamation point. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. At gayon din na kung saan ay napatams up siya. Na kangiti, alam niyo ba yan ay bless na bless. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At gayon din lang sa ating kapatid na Pastoral Leonora Dato added comment na kapag-asawa po siya ng Egyptian Muslim. Yes, saan man siya naroon ay shout out sa kanya at God bless ang kapatid na Egyptian Muslim at shout out sa lahat po ng mga Muslim saan man dato sa buong yung mundo nito. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon din, added comment mala sa ating kapatid na Kumari, Educator Jocelyn Makatukal Baklig, amen at amen. We remedy po ng prayer. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din, added emoji comment na kapatid na Digonis, Dilayla, Casabarlo, Dor, very creative, yes. Na kung saan ay merong bulaklak doon at merong mga petals at gayon din na bulaklak ng sunflower na merong, yes. Ano ba yung tawag doon? Yung sinisip-sip na mga butterflies.
At gayon din na kung saan sa gitna na maraming mga bendaritas, maraming salamat, Eka. Thank you very much. Welcome. Maraming salamat din. At gayon din ang kanyang added comment. Magandang umaga po, Bishop. Obispo, pasasalamat mo kay kapatid na Kier Tangonan at Pauline Eugenio sa maagap na pagdugon sa aming kahilingan. Welcome. Maraming salamat po, Rydon Ministry and Tangonan Family. Welcome. Salamat din po. Hallelujah. Shout out sa ating kapatid na Kier Tangonan na sa Caloocan City at gayon din ang kanyang asawa, Tin Kaming Tangonan. At gayon din si Pauline Eugenio na dyan sa bandang yes, mataas na kahoy, General Natividad Nueva Ecija, pero nagtatrabaho siya sa Nabota City, Metro Manila. Pauline Eugenio, shout out. Hallelujah. Ang kasalukay ang presidente ng National Amplify. Yes. Added comment mula sa ito kapatid na Governor B. Yes, pumalakpak daw tayo. Yes. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon R. Augustine. Added comment. Yes, amen. Our God is healer. Our God is greater. We leave you po ng prayer at gayon din ang ganito. Yes. Yes. At gayon din meron ganun. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin naman na meron tayong dakilang great healer. Purihin ang Panginoon at gayon din na Melita Celeste. Added comment. Baka po nakita ninyo si Bishop Lito, para nang nakita ninyo po si Gabi. Kapag nakita ninyo si Bishop Lito, para nang nakita niyo po si Gabi. Ano pong pilyedo niya? Palapakan naman natin. Hallelujah! Praise the Lord! Marami pong Gabi na pangalan at gayon din na meron din na pangalan na Purutas ba yun? Nabunga ng halaman na Gabi. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Pudihin natin ang Panginoon. Kumusta ka kapatid na Isgera HKRA ng saan na? Bacoor City o Imus City, Cavite. Yes. God bless the whole family of Isgera. The whole family of Asuncion. Purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Good morning, Bishop Lito Tangonan. Maraming salamat. Good morning din at God bless you all dyan. At gayon din added comment ng ating kapatid na Melita Celestra. Yes, paputol-putol po dito sa Talimailan. Wherever you po ng yes, puso at gayon din ng peace. Ano pong ibig sabihin ninyo? Ang pagkakalam ko po, ang Talimailan ay isa pong isla na buo na kung saan ay parang tabak. Yes, naputol-putol na ba sa ngayon? Yes, pero lang po at ang paputol-putol ay yung signal ng internet. Yes, purihin natin ang ating Panginoon at ang gawin po ninyo ay pagdugtong-dugtongin ninyo. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin ninyo sa inyong mga anak, yes, yung Jaconesa, si Jeremiah at mga iba pa na anak ninyo na kung saan ay ibili na kayo ng Wi-Fi. Yes, na kung saan ay 100 yung kanyang speed at gayon din at dahil marami hong mga kawayan dyan, may magtayo po kayo ng mataas na kawayan na maging antena. Purihin natin ang Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid sa ating Panginoon kung saan ang industry dyan sa Talim Island, sapagat marami dyan mga kawayan na kung saan yung pong mga stick na mga kawayan na ginagamit ng mga yan bang ano bang tawag sa mga street food ba yun? Yung mga barbecue at mga pantusok na gano'n at baging yung mga banana cue at gayon din yung mga kamote cue at gabi cue at gayon din anuman tinutusok upang sa gano'n ay ihawin. Yes. Yes, nagagaling dyan sa bandang Talim Island, lalo na siguro sa Metro Manila. Yes, puri na sapagat marami po dyan mga kawayan. Hallelujah! Puri na Panginoon, marami salamat po sa inyong mga comments, sa inyong presence at gayon din. Marami salamat po sa mga
Manonood pa after this live streaming at gayon din ang mga mag-comment pa after this live streaming. Binabalik po lahat po ng papulit. Pasalamat sa Panginoon. Shout out. Maraming salamat. Bless natin si Lord Jesus, ang Holy Spirit, at gayon din ang Diyos Ama, ang mag-iisang Almighty God, mahayag sa katong persona, at gayon din ang mga dimadilang sangkatutak ng mga libo-libo ng mga angels ni Lord sa kalangitan, at gayon din ang buong kaharian ng Diyos na kung saan araw-araw ating pang-claim dinideklara na kingdom favor sa body sa atin, kingdom peace sa body sa atin, kingdom hope sa body sa atin, kingdom love sa body sa atin, kingdom blessing sa body sa atin, kingdom victory sa body sa atin sa araw-araw at gayon din sa tuwit-tuwinan. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapaalam po sa atin na mula sa episode 827 tungo sa maraming episode na kung saan ay ating pong haharapin, whether we like it or not, from Monday to Saturday 7 o'clock in the morning at gayon din kapag araw pa ng Linggo alas 6 ng gabi, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Added comment mula sa ating kapatid na Augustin. Amen, amen. Salamat sa Panginoon Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. May we enjoy the whole day, ma-enjoy din natin ang buong magdamag at gayon din ang blessing na ating pong tatanggapin sa ating mga pagkainan. Yan man ay katanghalian, yan man ay hapunan, yan man ay agahan. Yes, pinapasalamatan natin ang Panginoon. Babay po sa ating lahat sa muling pagkikita. Hallelujah. Praise the Lord.